Yan. So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takay Romeo Mota at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na itong si Aimee Marcos po talaga ay hindi na po talaga natin maintindihan. Kasi sobrang basic lang nito mga kababayan eh. Yung ginagawa na po kasi ni Aimee Marcos, well, pag-criticize, walang pong problema yan. Huwag lang maging kupal. Kasi mga kababayan, no, ang hindi ko lang po talaga maintindihan dito, sa dinami-dami ng pwedeng bumanat sa mga kilos po ng ating administrasyon, si Aimee Marcos pa. At syempre, sobrang basic niyan mga ka-Streetwise na kapag bumagsak po ang PBBM administration, damay po ang apelyidong Marcos. Imbis po na ma-redeem ni PBBM ang kanilang pangalan na winasak nga po ng mga dilawan sa loob nga po ng apat na dekada, sisirain lang po ni Aimee Marcos. Diba? So ngayon, may nagdududa ngayon kung totoo ba talagang Marcos to. Ewan ko lang, no? Siguro sa apelyido, totoong Marcos. Pero sa ugali, parang hindi. Let's go. So ito na nga, start na nga natin, no? So nagsimula po kasing lahat mga kababayan kasi meron po kasing bintang. Actually, yung bintang po na yan ni Aimee Marcos, nagsimula po yan noong January 8 pa. So syempre, January 8, so tatlong linggo na. Wala pa rin po tayong makitang ebidensya na nilalabas si Aimee Marcos. Puro lang chismis eh. So mga kababayan, talagang tatak Duterte po talaga si Aimee Marcos. Kung mapapansin nyo nga po mga kababayan, no, yung mga DDS, di ba? Yung mga DDS naniniwala po sa mga aligasyon na walang ebidensya. So ito rin po yung ginagawa ngayon ni Aimee Marcos, puro aligasyon na walang ebidensya. Well, di ba? Pabor naman tayo dun, pabor naman tayo na malaman kung sino ba talaga yung behind dyan po sa People's Initiative po na yan, kung totoo bang meron kinalaman dyan ng Congress. So karapatan din po natin malaman yan. Pero syempre mga kababayan, sana, total, nagpamedya ka na, naglabas ka na sana ng ebidensya. Diba? So ito ha, basahin natin to ha. So ito yung bintang ni Aimee Marcos, no? Aimee Marcos, 20 million offered per district to buy votes for Chacha. Yan. So ito nga po ay unang nailabas noong January 8 pa nga, no? 3 weeks na. So, ang sabi dito sa bintang ni Aimee Marcos, no, Senator Aimee Marcos alleged that around 20 million is offered per district in several provinces to buy voter signature needed to amend the constitution via People's Initiative. Yan. So, ngayon kasi mga kababayan kasi, ang kinakatakot kasi ng Senate dito sa People's Initiative nga po niyang na kumakalat po ngayon is ang nakalagay po kasi doon, pag-iisahin po yung boto ng Congress at saka Senate. Na dyan po talaga is ma-outnumbered po talaga yung Congress, yung Senate kasi nga po 24 lang sila. So yon, ayan po yung unang-unang kinaayawan po ng Senate. At syempre once po na nabuksan nga po yung constitution, may chance po talaga na mabuwag ang Senate. May chance talaga kung bubuksan po ng totally yung constitution. Pero base naman po kasi sa statement po ni PBBM, kung maalala po natin, ang gusto lang naman na amyanda ng ating presidente is yung economic provisions. Ayun lang. Kasi nga mga kababayan po kasi ang problema po kasi dito sa Senate, yung economic provision po na yan sa Chacha nung panahon pa nga po ni Duterte yan. Tapos hinarang lang po talaga ng Senate. 2018 pa ata yan eh. Pasado na po yan sa Congress, hinarang lang po talaga ng Senate. So ngayon, meron na namang ginawang initiative, yung Congress para buksan po yung Constitution, inaharangan na naman po ng Senate. Kasi nga po, lumalabas po talaga na walang pakialam itong mga senador kung mapag-iwanan po tayo regarding po sa foreign direct investment. Ang importante sa kanila is maging solid yung Senado. At ang question naman kasi dito mga kababayan, kung meron mang walang kwentang institution dito, isa na po dito yung Senate. Paano ko nasabi? Siyempre, meron tayong reference dyan. Paano ko nasabi? Kasi mga kababayan, yung mga congressman po, meron po mga constituents yan. Di ba? Meron silang mga area by area, di ba? Meron silang district 1, district 2, di ba? Pero po yung Senate po, wala. Wala namang constituent yung Senate eh. Anong hinawakan nilang lugar? Wala naman, di ba? Oh. Sige, dami ko nang sinabi. Pero hindi naman yun yung topic. Sige, continue natin. Ha? So, sabi pa dito. Okay. So, actually mga kababayan, lumabas nga po itong chismis na to
nung first week ng January. Pero ngayon po kasi wala pa rin po pinapakitang ebidensya na si Aimee Marcos po, di ba? Wala pinapakitang ebidensya si Aimee Marcos na connected po dito si Martin Romualdez. Wala po sa pirmahan, I think legit na, okay na. Mukhang meron talagang kumakalat po talagang People's Initiative po na pirmahan po sa mga ibang piling lugar po sa Pilipinas. Okay na yon, tanggap na natin yon. Pero yung bintang na i-connect nila kay Martin Romualdez, wala pa. Wala pa. Hanggang ngayon, puro bintang pa lang. Yung evidence sinahanap natin, ha? And then, mga kababayan, itong video na to ay... Identify. Okay. Ito, lumabas tong video na to nung second week naman ng January. Okay? So, panoorin natin to, ha? Hindi po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi... mula nung pumutok ito, hindi po siya naglalabas ng statement. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagtetext sa mga tao, tapos yung mga numbers, eh mga staff ng speaker. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Mukhang surprise gift daw para sa SONA. Eh di surprise, talaga lahat tayo na. Surprise sa PIPI na yan, nakakanergos naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Ito ah, so nung second week, ng January, hindi niya pa rin tinutumbok. Diba ang sabi niya ni Aimee Marcos dito sa interview na to, diba hindi natin masisisi ang mga tao kung si Martin Romualdez ang tinuturo. Kasi daw po yung mga taong involved is nasa office daw po ni Speaker Martin Romualdez. So, ebidensya yung nahanap natin. So, ngayon, kaninang araw lang, ngayong araw lang din. Okay? Ngayong araw. Maraming text, napakaraming. So ngayong araw, nagsalita na naman po si Aimee Marcos at this time mga ka-streetwise, tinumbok niya na. Sinabi niya na talaga, si Martin Romualdez ang nag-utos niyan. Si Martin Romualdez ang nagpagawa niyan. Ito, panoorin natin to. At ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, pinangalanan niya na, pero wala naman siyang sinabing mga taong involved. Ayun po yung pinaka-importante dito. Kung sino yung mga taong involved. Pero ang sinasabi nga ni Aimee Marcos dito sa interview na to, is, si attorney ganito, si ganyan, at ayaw nilang humarap sa bilang testigo. So, walang ebidensya pa rin. O sige, ito, panoorin nyo ito. Ah, sige. Tingnan ninyo ha, ito yung pinaka-latest ngayong araw lang. Tingnan po natin kung meron ba siyang ipapakitang ebidensya. Well, meron siyang tinurong tao, si Martin Romualdez, pero wala namang ebidensya. So, ito, panoorin natin ito. Ah, sige. Maraming text, napakaraming utos, napakaraming form na lahat ng galing sa kanila. Yung schedule, yung timeline, yung form clearly derives from the speaker's office. Nakakatawa kasi pati ako pinadalhan. Siguro sa isang dosena kong taon sa Congress, akala nila nandun pa rin ako, nasa listahan pa rin ako. Pinapadalan ako, kumpleto pa yung mga pangalan ng kanyang mga assistant, si Attorney Ek-Ek at yung isang staff member. Maliwanag naman kung saan galing. How grave of an offense is that kapag yung speaker mismo yung behind ng ganitong mga gawain and what should be done po, ma'am? Eh yan ang kailangan hatulan, pero ang kinatatakutan ko, may matapang ba talaga na magsasalita? Kaya eto nga, pinaghahandaan natin ang hearing, pero sa kabila nun, sa dinami-dami ng testigo, may magsasalita ba kung sino nag-utos? Ma'am, sabi nyo yung forms and skeds about PI, malino na nanggagaling sa opisina ni Speaker Romualdez. To be sure ng mama, you are convinced na si Speaker Romualdez ang nasa likod ng panunuhol para sa pirma? Well, definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 o July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. At ibibigay na ng buong-buo itong economic provisions, etc. So, definitely, that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. O, di ba? Ang sabi ni Aimee Marcos, si attorney ganito, si attorney Ek-Ek, tapos yung staff na ganito, wala namang pinangalanan. Pangalanan mo kasi. Pangalanan mo. O, di ba? So, ito, no, tahas ang sinabi na talaga ni Aimee Marcos na connected talaga si Martin Romualdez diyan nga po sa kumakalat po na People's Initiative. So meron tinanong dito yung kung maalala nyo nga, di ba? Meron tinanong po dito yung interviewer kung meron bang nilabag na batas si Martin Romualdez kung siya nga talaga, no? Actually, base po sa paghahanap ko nga po kanina,
inabot at ako ng mga isang oras no kakahanap, wala po akong makitang nilabag na batas si Martin Romualdez, kung siya nga, no, kung siya nga, yung nag-initiate nga po ng People's Initiative. Yun nga lang, ang problema dito, posibleng ma-invalid yung People's Initiative kung mapatunayan nga nila na si Martin Romualdez nga po yung nasa likod nga ng People's Initiative po na to. Papaliwanag po natin yan mamaya, no? So ngayon mga kababayan, ito na po. So ngayon, ngayong araw, nagsalita si Aimee Marcos, ngayong araw din, sinagot din po siya ni Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw din, sinagot din po siya. So tingnan natin to, ha. So merong report dito. Actually, may video pa ako dito, no? So merong report dito from Manila Times. Sabi sa Manila Times, no, ito, ha, January 26, 2024. So ngayong araw lang din to, no? Sabi ni Martin Romualdez, Romualdez to Senator Marcos, prove it. Patunayan mo daw. Senator Babalina. Patunayan mo daw. Oh, sabi, no, sabi ni Martin Romualdez, Speaker Ferdinand Martin Romualdez denied. So dinideny nga po ni Martin Romualdez, no, that he was behind the signature campaign for the People's Initiative to amend 1987 Constitution and challenge, no? Challenge Senator Maria Josepa Imelda Aimee Duterte who made the allegation to prove it. Oh, Romualdez branded Marcos. Okay. Allegation as baseless and gossip and challenge the senator to prove it. So, gossip daw, no? Walang basihan at saka gossip, chismis. Chismosa ka pala eh. Sabi ni Martin Romualdez yun, ha? Ni Speaker. Oh. Chismosa daw po. Kasi sabi, gossip daw po eh. O, galing daw po sa gossip. So, ibig sabihin nun, si Senator Aimee Manotok Duterte po ay chismosa. So, I don't know where all of this coming from, sabi ni Martin Romualdez, no? Romualdez stressed that he still respects Marcos as senator and as relative and that he is open to receive call or text from her. So para mas malino mga kababayan, na-save ko ba yun? Na-save ko. Okay. So para mas malino mga streetwise, pakinggan po natin yung mismong video nga po ni House Speaker Martin Romualdez regarding nga po dito sa bintang nga po ni Aimee Marcos. Sige, para mas malinaw, sige. Aimee Marcos, kasi mentioned you and your staff and lawyers na kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. That is baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and you know, she has the proper, you know, means and the ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC, that will prove it. Kasi maraming, marites nang lumalabas yan sa Senate. Eh. A lot of speculation, di ba? So, let's leave it up to them, di ba? Parating sinasabi na nga ni Madam Senator, nakausap ko daw, ito, may tanto. I hardly get to speak to my, to the good senator, my cousin. I didn't even get to see her over the holidays. She was apparently out of town, so I've not had the opportunity to speak to her recently. So I don't even know where all of this is all coming from about her interpreting, you know, how I am. Kasi nagtatampo ako. Hindi ako nagtatampo sa niya. I respect her as my cousin, as my senator, and we leave it at that. And then I'm free anytime. She can give me a call. She can text me anytime to clarify anything. But she prefers to do it out in the media. That's her prerogative, but there's no truth to that. Ayan, di ba? Okay. So, mga kababayan po kasi, ang problema po kasi kay Aimee Marcos po is nagpamedya ka agad. Di ba, isipin niyo mga kababayan, no? Ewan ko lang, no, kung tama ako, no? Kasi po, sa pagkakaalam ko lang po, si Aimee Marcos lang po talaga yung tinuro si Martin Romualdez, si Speaker. Si Aimee Marcos lang, di ba, yung ibang senador, wala eh. Di ba, ang sinasabi ng ibang mga senador is galing from House. Ayan yung mga nakita ko po. Pero wala pong nagtutumbok kay Speaker Martin Romualdez na senador, kundi si Aimee Marcos lang.
Okay, no? So medyo, yun. I mean, Marcos, prove it na lang. Patunayan mo na lang to. So ngayon, ang question kasi ngayon dito, mga kababayan, ang tanong dito. Kung sakali lang, kasi ako pabor naman ako dyan sa charter change na yan eh. Especially po sa economic provision. So ang tanong dito, mga kababayan, kung sakali nga, no, na ang People's Initiative po na kumakalat ngayon ay meron po itong basbas na isang politician or isang public servant, for pwede natin sabihin na si, kunari, si Martin Romualdez nga po, ang nagpakalat niyan, meron ba siyang nilabag na batas? Kanina pa po ako naghahanap kanina talaga sa internet, wala po akong makita na meron pong nilabag na batas si Speaker Martin Romualdez, kung siya nga, ano, kung siya nga. Kasi kung mababasa po natin dito, no, sa Republic Act 6735, okay, ito yung ano eh, and providing for a system of initiative and referendum and appropriating funds therefore. Yan. So ito nga po ay napirmahan po nung 1989, nung panahon pa nga po ni Cory. Yan. So ang tanong kasi dito, mga kababayan, doon po sa mga tatanga-tanga na nagsasabi na masama yung charter change at masama po yung tsa-tsa, una sa lahat, nasa batas po natin yan na pwede pong mag-charter change. Pwede po, wala pong nagbabawal dyan kasi nga meron tayong batas na pinirmahan ni Aquino noong 1989. And then mga kababayan, kasama po talaga sa constitution natin na pwede po talaga magkaroon ng charter change. So anong bawal dyan? So para mas malino, mga kababayan, binasa ko po itong buong batas po na to. At regarding po dito sa Republic Act 6735, wala pong nakalagay dito kung ang People's Initiative nga po ay involved po ang isang public officials, wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po kasi dito, actually medyo ano pa nga eh. Medyo malabo pa nga kasi sabi dito, no, initiative is the power of the people to propose amendments to the Constitution or to propose and enact legislation through an election called for the purpose. So, ang nakalagay lang po kasi dito mga kababayan at sa constitution po natin, People's Initiative, dapat po, ito po ay manggagaling po sa taong bayan. So, kung sila po ay mapapatunayan po nila na involved po ang isang politician dito, so, may invalid po yan kasi hindi po pwedeng tawagin People's Initiative kung hindi po mga tao ang nag-initiate. Kaya nga po, People's Initiative eh. Kasi nga po, kapag ang People's Initiative nga po ay nagkaroon na nga po ng sapat na pirma, ang mangyayari po dyan is iaakit po yan sa Congress. At pag akit po sa Congress, makakaroon po ng plebisito. Ang alam ko, ito to, nakalagay dito, makakaroon po ng referendum, tsaka plebisito, tsaka botohan. So babalik ulit sa mga tao yan. So yung constitution po kasi natin, mga kababayan, involved po talaga yung taong bayan. Yun nga lang po kasi, mga kababayan, ang problema po kasi sa sistema po natin, ang mga Pilipino po kasi, karamihan, hindi naman lahat, karamihan naman po kasi ay ano, binubusog po sa utang na loob ng mga politiko. Kaya nga po, hindi nga po naging politically matured. Tapos samaan mo pa ng mga vlogger na katulad ni Badong, na imbis na turuan yung mga Pilipino na maging politically matured, at tinuturo pa ni Badong Arateles tsaka ng mga ibang mga DDS is maging kulto. So ngayon, ang pinaka-worst case scenario lang po kasi talaga dito, base po sa mga nabasa ko kanina, kung sakaling ang mapatunayan na itong People's Initiative nga po ay hindi po talaga galing sa tao at meron pong involved na politician, ang mangyayari lang po dito is may invalid po yung People's Initiative. And then, kung sino mang politiko or public officials ang nag-initiate niyan, wala naman po kasi nakalagay sa batas natin na pwede silang parusahan. Well, pwede sabihing unconstitutional, 'di ba? Kasi nilabag yung constitution, at ang isang unconstitutional po na offense ay pwede pong maging parte po ng impeachable offense. Pwedeng ipa-impeach. Pero itong House Speaker naman po ay hindi naman po ito impeachable na pwesto sa gobyerno. Hindi eh. So kung sakali man, no, kung sakali man na si Martin nga yung may pakanaan ito na tinanggi niya naman, safe siya dito. So ang gawin dapat dito ng Senado, gumawa kayo ng batas para hindi na maulit yung kinakatakot ninyo. 'Di ba? Hindi ko naman po sinasabi na mali yung People's Initiative, no. Hindi mo sinasabing mali. Pero syempre, ang problema kasi dito yung allegation. So patunayan muna nila. 'Di ba? Patunayan muna nila, 'di ba?
patunayan muna nila na si Martin Romualdez talaga may pakanaan nito. Diba, sabi kanina ni Amy Marcos, diba? Si attorney ganito, si staff na ganyan. So, walang ebidensya, ipakita mo na. At sabi rin ni Amy Marcos kanina, wala naman daw pong gusto magtistigo. So, ganyan po talaga, diba? Ganyan po talaga yung mga DDS. Diba, isipin nyo mga, si Amy Marcos talaga, diba? Tatak DDS talaga si Amy Marcos. Naniniwala po sa mga haka-haka na walang ebidensya at papakalat po sa mga tao. Well, good luck, di ba? Yun. So kayo mga kababayan po, dyan po sa 1,046 po na nanonood ngayon, no? Ano masabi nyo nga po dito kay Amy Marcos at saka dyan po sa Team Replace? So, kayo ba? Naniniwala ba kayo na may kinalaman si Speaker Martin Romualdez? Or, kayo ba? Is pabor din po ba kayo? Dyan nga po sa People's Initiative at saka po sa pag-open ng ating economic provisions para naman po magkaroon naman po tayo ng mga foreign investor para dumami naman po yung trabaho sa Pilipinas. Yun. So, paki-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan, no?